Nagpaliwanag si bagong Customs Commissioner Alberto Lina sa iba't ibang akusasyong ipinupukol sa kanya. May ulat on the spot si June Veneracion. June? ...ng kanyang kumpanya para paalam ang kanyang resignation bilang chairman at director ng mga kumpanya sa ilalim ng... Go ahead, June. Rafi, magandang hali sa'yo. Sabi ni Lina nang malaman niya ang kanyang appointment bilang Customs Commissioner, pinulong niya ang lahat ng officers at directors ng kanyang kumpanya para ipaalam ang kanyang resignation bilang chair director ng mga kumpanya sa ilalim ng Lina Group. Sabi ni Lina, meron siyang 18 kumpanya at ilan nga sa mga ito ay may dealing sa Bureau of Customs. Kaya para mawala raw ang conflict of interest, inaasikaso na raw ngayon ang pag-divest niya sa 6 na kumpanya. Ang 2100 Customs Broker, LGC Logistics, U-Freight, U-Ocean, E-Connect at Air 21. Hindi lang daw siya ang magna-divest o magbebenta, pati daw kanyang asawa at mga anak. Meron siyang 60 araw para gawin ito. Sabi ni Lina, ginawa din niya naman daw itong pag-divest nung maging Customs Commissioner siya noong taong 2005. Nag-iisip nga rin daw siya na mag-divest ng interest maging sa iba pa niyang kumpanya na wala namang kinalaman sa Bureau of Customs. Tinanggap niya raw ang posisyon sa Customs bilang pagmamahal sa bayan. Sinagot ni Lina ang akusasyon, merong hindi ma-account ang kanyang kumpanyang U-Freight na 1.5 billion pesos na shipment ng aircraft equipment. Pero sabi ni Lina, walang kinalaman doon ang kanyang kumpanya dahil ang shipment ay para sa Zest Air o AirAsia Zest. Wala naman daw nawala sa gobyerno dahil ang AirAsia Zest ay tax-free ang mga importation alinsunod sa congressional franchise nito. Dahil bago siya, natural may magbabago rin daw sa Customs. May mga reshuffle daw na mangyayari. Pero pag-aaralan pa raw ng mabuti kung sino-sino ang maapektuhan. Kasama raw sa pag-aaralan ay kung pwedeng ikonsidera si Attorney Teddy Raval bilang Head ng Enforcement and Security Service o ESS. Si Raval ang sinasabi ng nag-resign na Customs Commissioner Dan Sidilla na pilit na ipinwesto sa Customs dahil yun daw ang gusto ng isang religious group. Bagay na hindi niya nagustuhan kaya siya nag-resign. Pero sabi ni Lina, ayaw niyang maghusga. Kung kwalipikado naman daw si Raval sa ESS, wala siyang nakikitang problema. Ayaw sagutin ni Lina ang mga tanong tungkol sa politika sa Customs. Hindi raw yun saklaw ng kanyang trabaho. Walang direktang sagot si Lina sa tanong kung ano ang kanyang gagawin kapag may inilapit din sa kanya na mailagay sa pwesto gaya nung nangyari kay Sidilla. Ang sabi niya lang, sasagutin niya yan kapag nangyari na. Pakinggan natin ang sagot ni Lina sa tanong ng isang taga-media kung bakit kailangan niyang ipagpalit ang kanyang mga kumpanya sa pwesto ngayon niya dito sa Customs bilang Commissioner. I have, I think, 60 days to divest. Nung mga kumpanya na ang tingin ng publiko o maski ako, may tinatawag na conflict of interest. So yan, pinag-aaralan ng ating mga abogado at mga kasama o ano ba talaga ila-divest doon. Diba? Hindi naman siguro lahat, but yun directly that are dealing with the Bureau of Customs. At yan ang latest mula nito sa Bureau of Customs. Balik siya lang. Maraming salamat, June Veneracion.